Hello mga call, welcome back sa ating YouTube channel Surplus TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan i-like, share, and subscribe. Then click na rin niyo ating notification bell para lang updated sa ating mga susunod na video uploads kagaya ito. Ngayon mga call, pakita natin yung ating pinakamurang Mazda Scram Wagon 4x2 K6E engine 660cc 63 horsepower. So check natin para makita natin kung gaano kasulit yung ating tag 270 na Mazda Scram Wagon. So tara! Ito yung ating headlight ng ating wagon mga call. So ito yung first edition na mga headlight sa mga wagon. H4 yung ating bulb dito. Ito yung ating signal light. Ito yung ating park light. So yung grills natin is Samurai Edition. So makita natin dito Mazda yung logo natin kasi si Mazda yung distributor doon sa Japan. So ito yung ating fog lamp sa ating mga every wagon at saka Mazda wagon. So fully tinted po yung ating unit mga call. Ayan. So yan. So check natin dito sa gilid. Ito yung ating side mirror. Yung ating side mirror ng mga Mazda wagon at saka every wagon pareho lang po. Auto fold at saka retractable yung ating mirror. So dito rin makita natin meron tayong 13 inches mag wheels and brand new tire. Yung sukat ng ating gulong is 165x65R13. Ayan, so fully undercoat din yung ating unit. So makita natin dito fully undercoat po yan mga call. Ayan, dito sa gilid mga call, kompleto po siya sa rain visor. Ayan, so yung unit natin is high roof po siya. So meron siyang ubong dito, hindi katulad ng mga low roof, hanggang dito lang siya. Ayan, so dito yung ating mga door handle is chrome po yan, original. Basta every wagon at saka Mazda wagon, ganito po yung kanyang door handle. Ayan, so yan po yung sliding niya. Ayan, so manual lang po yung sliding ng ating Mazda Scram Wagon. Basta tag 270, wala po siyang power slide. So check naman natin dito sa ating likuran. So dito rin makita natin, kinulayan natin ng color red yung ating brake drum. Ayan, so based sa request ng ating owner para maganda tingnan. Ayan, so ito Mazda logo yung nilagay natin dito sa ating mag wheels. Ayan, so yung taillight ng ating Mazda Scram Wagon mga call is pareho lang sila sa every wagon na nakatayo po yan mga call. Ayan, buo din yung kanyang salamin. Ayan dito, buo siya. Ayan, diretso siya dito. Then wala po siyang spoiler dito. Basta yung tag 270 na mga unit natin, wala po siyang spoiler. Then makita natin dito, meron tayong third light. Ayan yung ating logo, yung ating sticker ng ating YouTube channel. At saka dito yung wiper natin. Ayan, meron tayong wiper, Mazda logo. Then makita natin yan, Mazda Scram na emblem. Ayan, so complete LTO registered po yan mga call. Meron tayong nilagay na plate holder para hindi mabin po yung plaka natin. So check naman natin yung interior ng ating unit. So ito yung unit natin mga call, napakalaki po ng space. Ayan, so nakaupo po ako, ang laki ng space. Dito sa gilid mga call is fully nakaka-cover po siya ng plastic dito. Left and right po yan. Then dito yung ceiling natin is bago na po yung cover. So felt po yung gamit natin. Then makita din natin dito mga call is brand new na po yung matting natin. Ang kaganahan dito is meron din tayong lagayan dito ng mga gamit sa gilid ng plastic natin. So yan yung kagandahan sa mga Mazda Scram at saka every wagon mga call. Pwede natin to i-fold yung ating upuan dito. So pakita natin ano natin i-fold. Then hilain natin dito. Ayan. So yan po yung upuan natin. Ganun din dito. Then hilain natin. So pwede natin tong gawing mini camper van mga call. Ayan. So makita natin, yan po yung space ng ating Mazda Scram Wagon. Napakaganda, napakalaki. So yan po yung space niya pag uupo tayo dito mga call. Napakalawak po siya. Pwede natin itong gawing mini camper van mga call. Or kung mamalingke kayo mag-grocery, ang daming pwede natin ilagay dito. Ang daming pwede magagawa sa ating mga wagon. Yan po yung ating ano, yung space dito pag naka ano tayo. Pwede din tayo higa dito. Yung height ko po is 5'4". Makita natin yan. So yan po yung sukat ng ating
wagon. Kung nakatagilid naman tayo, yan po yung socket, di ba? Napakaluwang ng ating unit. So check naman natin yung second row natin kung gaano ka sulit. Ibalik natin, tingnan natin dito. Yan, magkabilaan. Ayan. Ayan. So ito yung upuan natin. Ang kagandahan sa mga itong upuan, mga kol, is pwede natin yan i-move forward, then pwede natin i-atras para mas malaking space dito sa ating legroom. Ayan. So pwede din natin yan i-recline kung gusto natin na parang nakahiga tayo para mas komportable. Ayan, higa natin. Ayan, diba? Then dito is meron siyang armrest at the same time meron siyang dalawang cup holder dito. So meron din siyang movable na headrest dito. Pakita natin. Ayan. So para gusto nyo komportable kayo, pwede natin itaas yung ating headrest. Then dito sa left and right, meron siyang mga passenger handle. Dito rin meron. Ayan. So meron siyang room light dito. Ayan. So ganyan kasulit. Then power window din yung ating unit dito. Then yung cover natin dito is bago na din. So binago natin lahat. So yung sliding natin, ganun lang. Then balik natin. So ayan. So check natin sa harap natin. Ayan po yung harapan natin dito. Makikita natin sa right sa our left side natin is yung ating main power window switch. Ito yung sa left side rear. Ito yung right side na rear na sliding door. Then ito yung front and front left and right. Ayan. So ito yung sa power window. Then dito cover bago na din. Then dito yung auto fold ng ating side mirror. Then yung retract ng ating side mirror. So ayan. So makita natin dito. Pag upo tayo, yan po, pwede natin yan i-move forward, then atras kung gusto natin. So kung saan tayo comfortable, upo. So ito yung kanyang steering wheel. Ayan. So pwede natin i-forward, then pwede natin i-atras kung saan tayo comfortable. So automatic po yan, mga kol. Makita natin dito is automatic po yung shift lever natin. Meron tayong 9 inches under stereo. Ayan. So ito yung ating center mirror, roam light. Meron tayong dalawang sun visor, left and right po yan, mga kol. Meron din tayong extra lagayan dito, then sunglasses na lagayan dito. So dito naman makita natin yung ating console box. Ayan po yung console box natin. Then yung air vent natin, isa, dalawa, tatlo, and apat. Sa harap lang lahat, mga kol. Ayan, so ito makita natin, meron tayong mga passenger handle dito. Yan, left and right po yan, mga kol. So makita natin dito, ito yung ating headlight adjuster or beam adjuster. Kung masyadong mababa, pwede natin yan i-adjust dito, mga kol. So ito yung legroom ng ating unit. So makita natin, so ito yung ating accelerator pedal, brake pedal, then yung ating parking brake pedal. So ito yung parking brake pedal natin. Push on lang siya, mga kol, pag gusto natin i-engage, or push off pag gusto natin tatakbo. Kita natin, meron tayong armrest dito. Ito yung armrest natin. Meron din tayong cup holder dito. Then meron tayong extra lagayan dito. Sa mga ganitong unit, mga kol, meron tayong overdrive. Ayan, overdrive on and off lang yan. Aircon switch, shift lock. Ayan, ito yung hazard switch natin. Then yung blower switch natin. Pwede din natin lagyan to ng mga card or cigarette filter. Ayan, so yung dashboard natin is back to original yung kulay. So simple lang pero napakaganda, hindi siya masakit sa mata pag titingnan. Ayan, so yung mating din natin dito is brand new na din yan. Ayan, so check naman natin yung ating hood ng ating unit. Ito yung hood opener natin, mga kol. Ayan, hila lang natin. So tingnan natin dito kung gaano kaganda dito, kung ano yung makita natin dito. So ganito lang. Tapos yung kanyang stick, ayan. Then makita natin dito sa ating hood is yung ating windshield washer reservoir, yung ating radiator cap, brake fluid reservoir, then yung ating coolant reservoir. So lahat dito naka-seal po yan, mga kol, para hindi papasok yung tubig sa ating loob ng ating sasakyan, or hindi tayo makaamoy ng mga masamang amoy galing kung makadaan tayo ng mga planta, kung ano-anong planta, para wala na pong hangin na papasok sa loob or tubig.
Ayan, so yung gamit na natin dito sa ating cooling system is gumamit tayo ng coolant para mas tatagal po yung ating unit at hindi prone sa overheating. So check natin yung makina natin. So start natin before natin tingnan yung makina natin. Ayan. So off natin yung ano. So ayan, naka-under na po yung makina natin. So one click. So check natin yung makina natin. Ayan. So ito yung makina natin. Yung makina natin mga call is K6A engine, 660cc, 63 horsepower, 4-speed automatic transmission, 12-valve, 3-cylinder, all-aluminum engine. So ito yung makita natin. So pag turbo na unit is 63 horsepower, kung non-turbo is 49 horsepower. So makita natin, ito yung turbo natin, yung injector natin, PCB valve, din yung ignition coil natin nandito sa ilalim. So ito yung dito tayo mag-refill ng oil kung gusto natin. So ang kagandahan nito mga kapag pag binavlog talaga natin yung unit, makikita natin yung situation ng unit kung meron bang nakalimutan sa paglinis or wala, kung ano yung mga part na kailangan i-correct pagkatapos ng vlogging. So check natin sa kabilang side. Ayan. So dito makikita natin yung ating throttle body. So ganitong unit mga kol, single sensor, is 2010 hanggang 2014 manufactured sa Japan. Ayan. So ito yung throttle body natin, MAP sensor, TPS sensor, din yung ating IECB valve. Ito yung ating oil gauge, ETF gauge, din yung ating alternator, aircon compressor, din yung ating air filter housing, main fuse box, at saka ito yung ating ECU ng ating unit. So yan po yung unit natin ngayon mga call na tag 270,000 all in na po yan mga call. Kasama na po yung brand new tires, Magwells Japan original, 9 inches Android stereo with reverse camera, complete LTO registered, tinted. So naka heavy PMS na yan mga call. Kung ano yung kailangan pag road test namin napalitan, papalitan namin yan mga call. So sa gustong mag-order, message lang sa ating contact number na 0920-3394-607 or visit sa ating Facebook page, Surplus TV page, or visit sa ating personal Facebook account na Dudong Laagan Surplus. Muna yung aming vlog for today mga kol. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin yung notification bell para lang updated sa ating mga video uploads kagaya. Ingat po mga kol, and bye bye. God bless po sa ating lahat.